What's up mga karancho? Andin na naman sa Tumana si Nato Boy. Magpupulo pa tayo ng ampalaya mga karancho. Yung mga aabot lang. Yung mga aabot na sa nilagay natin ng ano, nasapot. Ito langanin pa eh. So, kita siya abot oh. Kulang pa. Hahanap tayo ng yung mga mahaba lang mga karancho. Ang ipupulupot natin. Ito mahaba na to mga karancho. Ito muna isang ito, testing natin. Ah, maiksi pa. Ito, abot na. May talang ito na pang kuyagot. Hindi kasi kumakapit yan, mga karancho eh. Tanggal-tanggalan na rin natin ang bahagyang damo para maganda siya. Tigas naman ito. Ulo. Ikot ka lang. Yan. Ganda na kulay niya mga karancho, putla lang na. Ganyan lang dapat kung may maintain ko yan. Hanggang simetri sa ibabaw. Pag umabot sa dulo na yan doon mga karancho, si 7 na yan. Pagka ganyan pa rin siya kaganda at simetri siya. Doon kasi ang crucial niyan mga karancho yung pag 7.
Yung pag-7 na yan ang pinaka-crucial niyan. Doon nagiging lalaki yan. Mahirap mag-ampalaya mga karancho. Sa lahat. Malaki puhunan. Tapos pag hindi mo napaganda, todas ka na. Sa malamang lagapak. Kaya hindi pwede na bara-bara to mga karancho. Dahan-dahan lang talaga. Tsaka huwag ka maiinip. Ang pinaka tips na siguro pwede kong share sa inyo. Yung kung ano yung umpisa mong ina-apply na filterizer. Baka hanggang bumunga siya, baka ganun pa rin dapat ang gawin natin mga karancho. Ito kasi maliit pa siya, bata pa, kaya maganda pa siya. Ika ko nga, ang crucial niyan, yung pag-7. Hindi natin alam baka pag ano niyan, hindi lang maging lalaki. Ito mga karancho, pangalawang beses ko na nag-ampalaya rito. Nung nag-ampalaya ako nakaraan, siguro mga 3 years. Ang pangit. Napakapangit ng ampalaya ko. Pero napakarami naman bunga. Ito ang example mga karancho ng magiging parang lalaki siya. Berding-berdi siya. Tapos makapalang dahon. Ayan o. Tapos naninilaw. Ayan o. Ang kapal ng dahon, tapos naninilaw. Pagka naging ganito, karancho yung ampalaya, kabahan ka na. Ay, butas o pling pala yun. Kabahan ka na mga karancho at siguradong sa malamang. Ipaglalagyan tayo dyan. Pero pagka ganito naman kaganda mga karancho, maputlang-maputla lang siya. Good yan, good. Ito lang anim pa. Umikot ka lang isang ikot. Baka sakaling umakyat ka na rin. Papakyatin ko kasing lahat yan mga karancho eh. Hindi tulad ng makaraang tanim ko. Ibabaw lang ang pinaakyat ko. Tinalbusan ko kasi yun mga karancho eh. Mahal din kasi talbus ng ampalaya mga karancho. Masarap kasi sa munggo yan.
Masarap din ano yan, ginigisa. Yung talbos nito. Masarap ginigisa yan mga karancho, tinapa lang katapat niya. Pulo puti na yung iba mga karancho. Halos karamihan pulo puti na. Ikaw naman kamatis, sumiga ka ng konti pag bigyan may ampalaya. Yan, para makaakyat siya. Oh, hindi pa mo pulupot. Pulupot ka ng isang beses. Yan. Magbigayan kayo. Bigayan lang kayo dyan. Share. Share, share lang. Ikaw kamatis, sinihigaan mo na. Tali. Meron kasing balbas yan mga karancho ito. Nakakapit siya sa kamatis. Oh. Ito. Ito balbas. Oh. Yan ang pinuputol ko. Yan pa isa. Oh. Nakakapit siya. Ito. Putulin mo yan para makaakyat na siya. Yan. Oh. Haba na. Sa mga karancho. Akyat na yan. Sa kabila. Yara isa mga karancho. May dala pang kuyagot. Iba na mga gusto pa isama. Yun. Ito pa isa. Abot na kaya to. Tingnan natin. Bahagyang-bahagya lang. Iyon. Ito pa isang nakakarancho. Iyon o. Noong isang araw mga karancho, nila nilagyan ko ng sapot to. Hindi ko pa sila maipulupot kasi hindi pa umaabot. To tulad nito mga karancho, kulang pa siya. Huwag natin siyang pilitin. Iyan lang natin siya muna. Ito isa abot na to. Mahaba na eh. Ikaw naman kamatis, alisin may dahon mo dyan, nakaharang ka eh. Naharangan mo yung barkada mo eh.
kamatis ko mga karancho, may mga bulaklak na. Tagal-tagal pa siguro yan. Yung kamatis mga karancho, salit lang yan. Ang pinaka main na tanim mo talaga dito, ang palaya. Yung kamatis, habang naghihintay ka ng ampalaya, ha-harvest ka ng kamatis. At sana naman, tumama naman sa medyo mataas-taas yung presyo. Matrabaho rin kasi yung kamatis na yun. Napakaraming trabaho niyan. Itong mga kamatis na ito, mga karancho ito, itatali pa yan dito. Tatali dito yan. Dito itatali sa letig na to, dito. At saka yung mga supling yan, mga karancho. Ito mga supling na ito. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Marami supling yan, mga karancho. Itatali yan. Pag lumaki yan, itatali yan. Tatali yan dito sa pangalawa naman. Itong pangalawa na to, mga karancho, kailangan matibay ito. Matibay itong tali na to. Ang ibang ginagamit dyan, tela. Hindi, alambre. Kasi dito lahat ng bigat niyan, mga karancho eh. Sa pangalawa na agting na ito. Itong ginamit ko na ito, mga karancho, kable to. Ito yung kable. Sample yan ng boss ko. Baka may gustong bumili. Medyo mas mura sa alambre ito. Mas practical siya kasi napakagandang gamitin. Matibay pa, hindi kinakalawang dahil asero to. Lahat ng bigat ng kamatis dito ito magdadala niya, mga karancho. Itong kable na to. Kasi pag bumunga yan, mga karancho, sa isang puno na ganito, baka bumunga ng 3 kilo, 4 na kilo. Ang bubuhat niyon, itong kable na ito. Ito bubuhat. Eh, ang dami niyan, mga karancho. Sa isang pagitan ng tulos, itong tulos na to, ang tanim na kamatis niyan hanggang dun sa susunod na tulos, bilangin natin ha, mga karancho. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na puno ng kamatis, mga karancho, papunta rito sa susunod na tulos. Eh kung bubunga na lang ng 3 kilo yan, kada isang puno, di times 3 yun. Times 3 ang bigat na bubuhati ng pangalawang agting neto. Ilang kilo yun, mga karancho? 18 plus 9, 27 ba? 27 kilos. Eh, napakaraming tulos niyan, mga karancho. Mula sa simula hanggang dito sa dulo na yun, oh. Kaya napakabigat ng bubuhatin nito, mga karancho. Kailangan matibay ito. Yung pagtatalian niya ng kamatis. Yun lang.
na isingit ko lang. Tuloy na ulit tayo sa pagpupulupot ng palaya. Nasa paakat na siya sa pangalawang agting, mga karancho, yung ampalaya. Tingnan mo. Ito yung unang agting. Tansi ito. Leting kung tawagin dito sa amin. Ito yung pangalawa. Against the light. Dito tayo sa likod. Ito yung pangalawa, mga karancho. Yung ampalaya, malapit na umakat sa pangalawa. Ibig sabihin, mga karancho, papunta na tayo sa mas magastos na proseso. Mapakarami pang gagastosin nito, mga karancho, bago ka magkapitas ng bunga. Maraming pang sama ng loob na abutin. At naglaglag pa. Kumapit kasi siya dun eh. Nalanganin pa itong isang toa. Parang bibitaw pa siya. Pero maya maya naman, mga isang oras, mga karancho, kakapit na yan eh. Pag hindi siya kumapit, mga karancho, malalaglag siya. Takot din malaglag yan eh, mga karancho, yung palaya. Tignan mo, namumutla. Joke. Ito, ang dami niya supling ah. Asa ng principal? Ito principal, mga karancho. Ito pinaka-principal. Yun. Parang bulaklak na sa gitna. Tubig ko lang, mga karancho, kahapon. Kaya putik. Oh. Uy, huwag kang kumapit dyan. Loko tong ampalay na to kumapit sa ibang tali ah. Dito ka lang. Meron ka nang sarili. May sarili ka nang akyatan eh. Gusto mo pa eh umakat sa iba eh. Ampalaya ka, mapait ka, hindi ka makate. Hugot yan, mga karancho. Humuhugot. Paano kasi, mga karanchi, kumakapit dito sa isang tali? Eh, hindi naman siya rito eh. Kailangan karancho, mga ano to. Sabi nga ni Amain ko, pasigalot e katali. Parang hindi bumibitaw.
yung tapat-tapat yan eh, mga karancho. Ayan o, itong ampalaya na to, dito yung naakit sa isang tali na to. Tapat-tapat yan. Kaya hindi pwede mag-agawan sila. Ito pala, wala pang tali, mga karancho. Teka, lalagyan ko muna.